Ayan, what's up mga kapitbahay? Welcome back na naman dito sa channel natin. Okay, tayo't nagbabalik na naman. Ayan mga kapitbahay, meron tayong isang katanungan ng isa nating subscriber. Okay, medyo baguhan po kasi siya sa pagdating sa mga ganitong setup ng network. Kaya nag-aaral pa lang siya, gusto po niya matuto. Tapos, meron siyang katanungan. Okay, for example, di ba, meron tayong office. Like, for example, office or home network. Ito mga kapitbahay, kadalasan kasi kapag business or malalaking kumpanya, hindi na tayo gumagamit ng mga USB printer, bihira na lang. Like for example, kunyari, yung printer mo is for individual lang, pwedeng USB. Pero ito, sa mga malalaking kumpanya, pangkalahatan na printer is ginagamit talaga natin is IP printer na. So, sisetupan mo na siya ng IP address, tapos pwede ka na mag-connect through network. Okay, so ang scenario mga kapitbahay, ang tinatanong po niya kasi medyo nalilutot po siya. Okay, kung inyong mapapansin mga kapitbahay, pagdating sa mga katanungan niya, kung inyong mapapansin, ayan, dito sa comment po niya, medyo mahaba yung usapan namin. Ayan, medyo mahaba po yan, dami. Dami niya kasing tinatanong kasi nalilito siya. Sure, shout out pala sa'yo dyan, Alcantara. Ayan, si Sir Cyril Alcantara ba yan? Shout out po siya, sure. Maraming salamat sa support sa channel natin, okay? So, ang tinatanong po niya is, paano nga ba daw i-share yung USB printer doon sa network? Like, for example, sa office, paano nga ba ang basic setup nun dito sa PC or dito sa Windows na ginagamit natin? Okay? So, yan po yung katanungan niya. Kaya, ituturo ko po kayo basic, vlog or quick vlog tutorial lang to mga kapitbahay para dun kay sir. Okay? So, papakita ko sa inyo, i-share ko sa inyo, isa-sample natin dito sa PC ko na to kasi meron itong printer, i-share natin. So, basic to mga kapitbahay. Kunwari, gusto nyo sa bahay nyo, kunwari sa bahay nyo, meron kayong isang printer, tapos meron kayong mga laptop, or gusto nyo i-connect yung kabilang PC, ng PC ng anak mo, kunwari marami kayong PC, gusto nyo makapag-print sa isang printer na naka-USB lang doon sa PC na yun. Okay, so ganito lang po gagawin nyo. Kaya, let's go. Stay tuned mga kapitbahay kung gusto mong matuto ng mga ganitong video. So, stay tuned and don't forget to hit that. Yo! Alam mo na kung ano yun. Thank you so much and God bless. Let's go. Tuturo ko sa inyo basic. Okay, let's go. Ayan na nga mga kapitbahay. No, syempre, unang-una mga kapitbahay, kailangan nakabili ka na ng printer. Syempre, at saka, ang pag-install ng printer mga kapitbahay, napaka-basic lang. Like, for example, kung Epson yung printer mo, napaka-basic lang i-install yung driver nun kasi automatic kapag Epson, itatype mo lang siya sa Google. Itatype mo lang sa Google, ayan, kumari, Epson L320-0. Ayan, pag kinik mo yan, nandyan na agad yung driver nun. Hindi mahirap i-download yung driver ng Epson. Kaya, pagdating sa printer, proven and tested na namin is Epson. Okay, napakadali ng basic yung setup, tsaka madali download yung driver. Usually yung HP, ganun din naman siya. Pero nasa sa inyo na yun kung anong kaya ng budget nyo. Pero most likely, ang ginagamit is, tama ba? Most likely. O, pwede. Ginagamit is Epson talaga. Okay? So, ayan. Paano nga ba mag-share? Like, for example, dito sa PC ko, paano nga ba mag-share ng USB printer sa network mo? Like, nasa office mo yan or nasa bahay para pwede mag-print yung mga ibang printer doon sa printer na yun kahit naka-USB, kahit kasi iba kasi ang price ng printer na IP printer doon sa basic USB printer lang. Medyo mas mahal kasi pag sinabi nating network printer. Kaya ayun, kung hindi nyo kaya bumili ng mga ganung kamahal masyado, pwede kayong bumili ng mga basic printer lang na USB, pero pwede pa rin mag-print through network. Ang gagawin lang natin is i-share mo lang. Like for example, assuming, di ba, itong PC na to, ang gagawin nyo is i-install mo lang yung printer dito. Like kumpare, for example, na-install mo na. So, pupunta ka ng control panel, tapos pupunta ka rito. Yan, view device and printer. Yan. Windows 10 or 11, para-paras lang yan. Kung nyo mapapansin, nandito yung printer ko. Ayan. I-share natin yan. Like, for example, dito lang siya naka-install. I-share natin yan sa network para pwede mag-print yung mga ibang user through network. Okay? Pero, ang tandaan nyo mga kapitbahay, kapag mag-share kayo ng printer sa isang PC, dapat automatic, kung gusto makapag-print yung ibang computer doon sa loob ng bahay nyo o sa loob ng network nyo, is dapat naka-open palagi yung pinaka-PC. Kasi parang mag-a-act yung isang PC as a server printer. Printer server. Okay, kasi doon siya naka-share. Kaya kailangan,
Kasi kung nakapatay yung PC na yun pero naka-on yung printer, hindi ka pa rin makapag-print through network. Kaya dapat naka-on pa rin yung computer na yun para makapag-print print ka as a network print. Okay? So, paano nga ba mag-share nun? So, napakadali lang mga by basic. Assuming nakasaksak na yung USB printer dito sa ating PC na to. Ayan. So, na-install mo na yung driver, nandito na yung driver. Ayan. So, isi-share mo na lang sa network. Okay? So, ganito yung basic na pag-share. So, punta ka lang dito. Tapos, printer properties. Ayan. Masusundan nyo ito mga kapitbahay. Dahan-dahanin lang natin. Okay? Punta ka lang dito sa share. Tapos, click mo lang yan. Ayan. Pwede mong baguhin to. Depende na sa inyo kung ano ipapangalan nyo. Pwede nyong baguhan yan. Okay? So, once na click mo na to, ayan, click mo lang yung apply. Okay? So, huwag mo munang i-okay kasi meron pa tayong babaguhin na isa. Kasi, alam naman natin kapag naka-Windows, mahigpit yung security. Kaya dapat, ang gagawin natin is, i-allow natin all para kahit sino pwede mag-connect or kahit sinong device pwede mag-connect dito sa printer natin. Okay? Punta ka lang dito, security. Yan, importante yan. Yan, security. Yan. Diba, kung yung mapapansin mga kapitbahay, wala, diba? Dapat, maglagay ka ng everyone para pwede mag-print kahit sino. For example, add natin. Add natin yung everyone. Parang yung, ito yung ginagawa na policy niya is ipapublic niya. So, everyone. So, every, check mo lang name. Yan, lalabas na yan, everyone. Pag in-okay mo yan, lalabas to. Yan. I-select mo lang yan. Yan. Tapos, ang gagawin mo is i-check mo lahat para naka-public share siya. Para kahit sino pwede mag-connect. Okay? So, huwag niyo po kalimutan yan. Tapos, apply mo lang. Tapos, okay mo na. Okay? So, automatic, naka-share na po yan. Kapag kinlik mo or sinerch mo yung IP address ng PC na to, IP config sa network, automatic makikita mo na yung printer. Or, kapag in-access mo yung computer name ng PC na to, which is yung computer name ng PC na to is ito. Yan, for example, ito. Pag in-access mo yan, for example, pag in-access mo yan, makikita mo na yung senior nating printer. Ayan. Pag in-access mo yan kahit sa ang PC. Pero, hindi pa tapos mga kapitbahay. May security pa yan. So, kapag na-share mo na, kailangan punta ka dito. Dito. Type mo lang, sharing, manage advanced sharing and settings. Ayan. Pag kinlik mo yan, kasi ito, kapag hindi mo ito nabago, makikita mo nga yung printer, pero pag nag-ganito ka sa ibang PC, like for example, ito, pag nag-connect ka, may sasabihin siya na, hindi na pala kasi siya yung sharing. May sasabihin siya na cannot connect to printer. Kasi nga, dahil sa security, naka-block. So, ang gagawin mo is dapat, yan. Ito sa private, dapat naka-on lahat yan. Yan, i-on mo na lahat. And ito, sa network discovery, importante yan, naka-on yan. Tapos dito, sa all network, importante yan. Yan, yan, tsaka ito, ito, tsaka ito. Yan. Ito mga kapitbahay, kapag in-off mo yan, wala kang password kapag in-access mo, pero magkakaroon ka ng problema. Kaya dapat naka-on yan. Tapos, yung user na to, yung PC, kailangan lagyan mo ng password para pag in-access mo sa ibang PC, manghingi siya ng password. So, madalas, para hindi ka mahirapan, para, yan, pag na-on mo na lahat yan, okay na yan. Save mo lang, tapos okay na yan. Yun, para hindi ka mahirapan, kailangan mo lagyan ng password. Madalas, para hindi ka mahirapan, ang gagawin mo na username is yung administrator. Yun yung gagamitin mo para i-login, para kahit kunwari naka-restrict yung isang user, naka-admin pa rin yung connection, connected pa rin siya para hindi na makalimutan na i-communicate palagi yung shared printer na to dun sa PC. Okay? So, once na nagawa mo na yung sharing, ayan, sharing, tapos yung security, naka-everyone na siya, tapos nabago mo na yung dito, yan. So, ready ka na. Pwede mo na siyang i-connect. Pwede mo nang i-connect doon sa mga ibang printer. So, make sure mga kapitbahay, no? Eto. Yan. Kapag naka-domain controller ka, i-make sure mo palagi na parehas kayo ng domain. Pag pumunta ka sa properties, tapos pumunta ka dito sa saan na ba yun? Advanced settings.
Pag pumunta ka sa computer name, makikita mo yung work group mo. Ayan. Okay, kailangan same kayo na naka-work group para pwede kayo mag-communicate. Kunwari, naka-domain controller kayo, dapat yung PC na yun is naka-domain din. Same, kunwari, kapitbahay.local yung domain. So, dapat ang magkoconnect is nakakapitbahay.local din. Kasi, kunwari, yung isang computer na yun is kapitbahay.local, tapos yung isa naka-work group, hindi po yun mag-work, hindi sila magkoconnect. Kaya, i-make sure nyo na pareha sila ng work group. Pero, kunwari, home network lang, huwag mo nang pansinin to. Kasi, automatic, kapag home network, wala ka naman domain controller, automatic, same work group yan lahat ng PC mo sa bahay. Kaya, hindi ka magkakaproblema. Minsan, nagkakaproblema kapag yung Windows Firewall is binablock niya. Pero, madalas, kapag naalaw mo na ganun yung printer na naka-everyone na, ayan, naka-everyone na, tapos sa security, naka-everyone, automatic, hindi mo na kailangan, naka-allow na yung automatic sa Windows Firewall. Tapos yung sharing, tapos dito sa sharing management, ayan, basta naka-on na lahat yan, goods ka na dun. Okay, so sana naintindihan po ninyo, sana naintindihan mo, sir, ang isa nating tutorial ko para sa'yo, okay, para hindi ka na malito. So magkaiba yon. Kapag isang printer na binili sa office is naka-network printer, automatic, isi-set up mo lang yung IP dun sa printer na yon, automatic, pwede ka na mag-connect gamit ang add printer or add device yan. Add ka lang dito. Add device ka lang, yan. Tapos, inyong mapapansin, may lalabas yan, wait. Add printer ka na lang. Tapos, click mo to. Tapos, yan. Lagay mo lang yung IP niya dyan. IP ng printer na yon. Automatic, magkoconnect ka na doon. Basta automatic, naka-install yung driver niya dito sa PC mo. Pag once na nag-add printer ka, automatic mahahanap niya yun. Okay? Doon sa isa kong post na shorts, meron doon tutorial paano mag-add ng network printer. Okay? So ngayon, ang tinuro naman natin is kung paano mag-share ng USB printer doon sa network mo. So ganun lang kadali. Okay? So, ang gagawin mo, kumari, example, client PC to, magkoconnect ka dun sa printer, access mo lang yung computer name or yung IP address. Once, pag kinonect mo, automatic, hahanapin niya yung driver, i-install niya kusa, so connected ka na. Pero, madalas, hindi nagkoconnect kapag naka-local user lang. Pero, dapat, ang gagawin mo, lipat ka sa admin account, tapos, dun mo to i-connect para, pag kinonect mo yan sa admin, automatic mag-i-install yung driver. Babalik ka lang dun sa user mo, tapos, i-connect mo lang ulit. Tapos, ang sasabihin niyan, finishing installing driver. So, goods na yun. So, alright. So, sana naintindihan mo, sir, ang ating tutorial for today. Napaka-basic lang nito. Okay? So, kung meron kayong katanungan or gusto nyo mag-sideline, yung ganito, ganyan, comment down below. Maraming salamat. God bless and peace. Sana may natutunan kayo. Thank you so much.